Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi for those who are at the other side of the world. Again, there's no space and time between us because we are one. We are now on diary entry number 848. While I was saying the chaplet, I heard a voice which said, "Oh, what great graces I will grant the souls who say this chaplet. The very depths of my tender mercy are stirred for the sake of those who say the chaplet. Write down these words, my daughter. Speak to the world about my mercy. Let all mankind recognize my unfathomable mercy. It is a sign for the end times. After it will come the day of justice. While there is still time, let them have recourse to the fount of my mercy. Let them profit from the blood and water which gushed forth for them. O human souls, where are you going to hide on the day of God's anger? Take refuge now in the fount of God's mercy. Oh, what a great multitude of souls I see. They worship the divine mercy and will be singing the hymn of praise for all eternity." Habang ako ay nag-chaplet, may narinig akong tinig na nagwika ng ganito, "O anong laking biyaya ang aking igagawad sa mga kaluluwang nagdarasal ng chaplet. Ang kaibuturan ng aking awa ay nahahalukay alang-alang sa mga nagdarasal nito. Isulat mo ang mga salitang ito, aking anak. Ipahayag mo sa daigdig ang aking awa. Hayaang malaman ng buong sanlibutan ang aking tim at naawa. Tanda ito ng pagwawakas. Pagkatapos nito ay darating ang araw ng paghuhukom. Habang may panahon pa, hayaan mo silang sumandig sa bukal ng aking awa. Hayaan silang makinabang sa aking dugo at tubig na bumugso para sa kanila. O kaluluwa ng mga nilalang, saan kayo mangungupli sa araw ng paghuhukom? Magkanlong na kayo ngayon sa bukal ng awa ng Diyos. Napakaraming kaluluwa ang aking nababanaag. Sinasamba nila ang banal na awa at aawit ng himno ng pagpupuri sa buong kawalang hanggan. This is all about the chaplet and the power of the chaplet." Habang darasal si Faustina ng chaplet, anong sinabi ni Jesus? Ang sabi niya, ibibigay niya, ikagawad niya sa mga kaluluwa ang lahat ng magdarasal ng chaplet na ito. Ibig sabihin, kahit ano po ang ating hingin, kahit anong ating intention when we say the chaplet, as long as these are in accordance with the will of God, syempre lagi, bakit na laging may in accordance with the will of God? Kasi po, syempre naman, kailangan manalig tayo sa Diyos. Minsan kasi ang ating mga kahilingan ay hindi naman nababagay sa kanyang kalooban. Halimbawa, when you wish for something bad about your neighbor, ay wala po yun sa kalooban ng Diyos, no? Nag-chaplet ka para ipahamak ang kapitbahay mo dahil halimbawa ay niloko ka. So, ipinag-chaplet mo para maparusahan. Hindi po yun naayon sa kalooban ng Diyos. O kung may gusto ka mang hingin, halimbawa, "Lord, bigyan mo ako ng napakaraming pera." No.
Kasing anything, you can ask for anything. Eh, ang hinihiling mo naman, halimbawa, bibigyan ka ng pera, ng malaking pera, aanin mo ito. So, kailangan pure ang intention mo, dalisay ang intention mo, yung hindi ka mapapariwara at hindi makakasugat sa ating kapwa. Kung hihingi ka ng pera at ang layunin mo lang ay laspagin ito, mag tour around the world, yun na, tapos na, wala ka nang naisip na paraan para maglingkod sa Panginoon, parang hindi siya in accordance with the will, kasi nga lalo ka lamang nitong ibubunsod, itutulak sa material na bagay na konektado sa lupang ibabaw. Hindi mo makikita yung kawalang hanggan kung ano ang mas mahalaga sa buhay. So, kaya po laging in accordance with the will of God. Hayaan natin ang Panginoon ng magdesisyon kung ito ay nararapat ba sa atin. At kung hindi pa, nababagay na ibigay sa atin sapagkat dumaraan pa tayo sa mga pagsubok na ikabubuti ng ating kaluluwa, hindi na muna natin dapat asahan ang grasyang iyon. Pangalawa, sabi ni Faustina, kailangan mo itong ipalaganap sa buong mundo sapagkat ang aking awa ay hindi maaarok ni naman. Ibig sabihin, napakalaki niyan. Napakalaki ng awa na gustong ibuhos ng divine mercy para sa buong mundo. Napakalaki. Hindi, sabi pa nga niya doon sa isang entry, di ba? Habang ito ay ibinibigay, lalo namang nadaragdaga. Kaya, even if all the people around the world consume this mercy of God, hindi pa rin natin mauubos ito because this is inexhaustible and unfathomable. Ngayon, kung nagpupumiglas ang awang ito ng ating Panginoon, at ang gumagamit lamang ay tayong nagti-3 AM. Ang gumagamit lamang ay ang mga deboto. Not even the whole devotees of the divine mercy are consuming or using o kaya ay sinasalok ang awang ito ng ating Panginoon. Ibig sabihin, there's still a lot of people, majority of the people around the world who are not taking advantage of this mercy of God na nag-uumapaw. Sayang. Nasasayang kasi nga nag-uumapaw. Wala namang umiinom ng tubig na ito. Walang sumasalok. Sapagkat iba ang sinasalok ng mga tao. O hindi yung awa ng Diyos ang hinihingi. Ang hinihingi ay mga bagay na purely related sa mundong ibabaw. O kaya dapat nating iproklama. We need to proclaim this great mercy of God to the whole world. Alam nyo, ito na literal na ito. Proclaiming the works, proclaiming mercy of God to the whole world. This is the time that we can do this. Nung panahon ni Faustina, sinasabi pa lang yan sa kanya, iproklamo mo sa buong mundo. And yet, Faustina would not really be able to do that. Hindi niya yan magagawa. Naka-confine siya sa loob ng monasteryo. Paano niya yan maipoproklama sa buong mundo? So, ang naging means lang ay ang pagsusulat nito sa kanyang diary. At upang nung siya ay namatay, masusumpungan natin ito. Mababasa natin ito at makikilala ito ng buong mundo. So may panahon ng paghihintay para ito ay maipaliganap. So kanya yung mission niya ganun. Isulat yan sa diary sapagkat she doesn't have the opportunity para gawin ito real time o kaya ay yung totoong pagpapalaganap dito sa buong mundo. Ngayon, tayo po ng mga deboto. At this juncture, hindi na ito isang malayong katotohanan.
This is already a reality. Yung literal, no? Literal na ang pagpapalaganap na to sa buong mundo. We are all instruments. Ginagamit tayong lahat para sa pagpapalaganap ito sa buong mundo. And instantly, whenever we proclaim the mercy of God, at this very moment, kung nakatune in lang ang buong mundo, maririnig nila ito. So meron tayong broadcasting all around the world. Kung sino man ang makaka-access ng programang ito, kahit nasa ang lupalop ka ng mundo, you will be able to hear this. That is why lagi nating sinasabi, please share this post. Please like the page para mas marami ang makakita. For our YouTube channel, please subscribe. Please watch para madagdagan ng ating watching hours. Sapagkat sa pamamagitan nito, nagiging visible tayo sa mas maraming tao. When posts are said to be viral, no, kapag sinasabi ng isang post ay viral, napakalaki na ng viewership nito, no? Napakalaki na ng nakapanood ng video. Kahit hindi sila ang subscriber, kahit hindi nila nilike yung page, nakikita naman nila sapagkat naisishare. So, ganun ang concrete na pwede natin gawin. We have prayed the chapter this morning. After this program, you hit the share button. After this, or even now, pwede mo na siyang ilike, no? And ishare at this very moment. Kasi, para makasabay pa sila, yung mga iba na kising na at the other side of the world, kising na ang mga tao, tayo tulog, no? Maraming Pilipino ang tulog at this hour, pero because we are broadcasting and using the facility noong sinatawag na internet, we are able to reach the world. Nararating natin ang Taiti. That is why, kapag tinamad ka pa naman, no, na gawin ito, sabihin ni Lord John at the end of our life, o anong ginawa mo para maipalaganap ang banal na awa, paano mo nasabi na deboto ka ng banal na awa ni hindi mo nga naipalaganap yan? No, so, this is again the time for mercy. Oras po ito, panahon ng awa ng Diyos. We will take advantage of this time sapagkat ang susunod na yung Day of Justice. O, pero, hindi man natin abutin ang Day of Justice, meron tayong sariling expiration date, no? Individual expiration date. Meron tayong tinatawag na ang Day of Justice natin ay yung ating kamatayan, kung saan tayo ay hahatulan. Yun na yung ating end time, yung ating kamatayan. So if you have done your task, your work as Divine Mercy, devotee mo na, no? not yet the organized, yung makapaloob sa apostolate, kasi yan ang isa sa vision ni Faustina, vision and mission. Magbuo ng isang apostolic movement of the Divine Mercy. Kahit hindi ka pa nandun sa level na, you can already propagate the Divine Mercy work by propagating the chaplet and praying the chaplet online, no? Naabot natin ang buong mundo. Sinong anong mapapakinabangan nila? Ito yung blood and water na dumalaloy sa kanyang puso. When we pray the chaplet, pinapaagos natin ang banal na dugo at tuti ng ating Panginoong Hesus para sa buong mundo. Pag kasi in-intention mo, pumupunta yun doon. So it is, sa bahagi ni Jesus, pinapadaloy lang niya. For the whole world, pinapadaloy lang niya. Ang mga tao, hindi nakikita lahat yan, na dumadalo yan, kaya hindi sila nakakasalo. Tayo, ang kaibahan natin,
Alam natin na yan ay dumadaloy mula sa puso ni Jesus. Pangalawang ginagawa natin, sinasalok natin para sa ating sarili at para sa mga mahal natin sa buhay. And then, when we pray the chaplet for the world, sinasabi naman kasi natin yan, for the sake of His sorrows, for passion, have mercy on us and the whole world. Kung kaya kapag dinadasal natin ito, ito ay ibinubuhos din natin intentionally sa buong mundo. So magkasabay na tayo ni Jesus. Siya ay pinapadaloy niya, pero hindi lahat ay nakakasalok. Tayo, alam natin na dumadaloy yan sa puso ng ating Panginoong Jesus. Alam natin yan na hindi mauubos. At consciously, sinasalok natin at may mga particular tayong pinag-aalayan ng pagsalok na ito. Kung kaya, nakokonsume. So kay Jesus, ulitin natin, pag pinadaloy niya yan, hindi ibig sabihin nagamit ng buong mundo kasi pinapadaloy niya para sa buong mundo. Kailangan nating salukin para hindi masayang. Kung kaya kapag tayo na ang nagdasal ng chaplet, meron ng actual act ng pagsalok at actual dispensing. Bakit? Kasi nga, iniaalay natin ito sa ating mga specific intentions at sa buong mundo. So, yun ang kaibahan noong kay Jesus na normally ay dumadaloy lang at sa atin na sinasalo. Again, kailangan po nating salukin para mapakinabangan. Parang ilog yan, dumadaloy ang tubig. Pero kung hindi mo sasalukin, hindi mapapatid ang uhaw mo. Ganun po siya. Next, nakita niya yung multitude of souls na sinasamba ang divine mercy. Ito yung vision niya. At nangyayari na to, di ba? Sapagkat ang debosyon sa banal na awa ay isa, one of the fastest. O hindi natin, huwag na natin sabihin one of the fastest. It is the fastest growing devotion relative to all other devotions in terms of time. Ayun, kasing mga mas popular, let's say, more popular at this point in time. Nagsimula naman centuries ago ang Divine Mercy Devotion na ban at mas kumalat after the ban noong 1978. So, ibig sabihin po, in a few decades, kumalat ito ng ganito kabilis. Kaya, nakiyang nakita ni Faustina na multitude of souls, ito yan, tayo. No? Yung kumikilos, nagdarasal, mga deboto, organized or not. We're praying the Divine Mercy Chaplet. Inawit natin, dinarasal natin. Ito yung katotohanan ng vision na yan ni Faustina kung anong nagaganap ngayon. Now, let us take advantage of the power of technology para mas marami pa tayo maakay na kaluluwa. When we are able to convert a soul, nagiging bahagi na rin sila ng pagpapalaganap ng banal na awa sapagkat naranasan nila ang awa ng Diyos. Okay, so again, tayong lahat ay instrumento. Gamitin natin ang power ng teknolohiyang ito upang literal na maipalaganap ito sa buong mundo, upang literal na magbuhos ng grasya sa buong mundo. Tayo ang inaasahan ng Divine Mercy. Wala nang iba. Hindi mo naman pwedeng asahan yung mga hindi nag-chaplet kasi wala nga silang aktual na pagsalo. Kailangan muna natin silang turuan mag-chaplet para sila ay maging kasama natin sa pagsalok ng banal na awa. This is how powerful the Divine Mercy Chaplet. Napakarami, no? We can discuss
the benefits of the divine mercy chaplet for hours and hours and hours, still, katulad din yan ng hindi maarok na awa ng Diyos. Ang benefit nito para sa sanlibutan, hindi rin matatapos at maaarok. Napakarami.